Hey guys! Welcome to my channel. My name is Miriam Snyder. Kung nababasa nyo naman sa title, ang title, Pregnant at 90. Yes, nag-pregnant ako ng pangalan ko, noong 19 years old pa lang ako. Gusto ko lang i-share sa inyo yung story ko ng pregnant ako at the age of 19. Kung paano ko ba pinagtapat sa parents ko, anong mga pinagdaanan ko, kung ano mga naging reaction ng mga relatives ko nung nag-pregnant ako ng 19. If you want to know my story, just keep on watching. Nasa college ako nung mga panahon na yun. 2 months na yung child ko bago ko malaman pregnant pala ako. Hindi naman kasi ako nangamba kasi yung menstruation ko minsan isang buwan magkakaroon ako, tapos sa susunod na buwan hindi, kaya hindi masyado ako nag-worry nung panahon na yun. Pero nung pangalawang buwan na, may mga nararamdaman na ako pa sa katawan ko. Yung lagi ako nag-hilo nung nasa school ako. Minsan, after ng school, pag nag-aaya yung mga classmate ko na mamasyal nila sa mall, hindi na ako sumasama ng movie agad ako sa bahay kasi sa nasa katawan ko. Meron pa nga time na tuwing umaga nagsusuka ako. Pero, hindi ko pinapakita sa pinsan ko yun na nagsusuka ako tuwing umaga kasi baka mahalata niya ako. Kasi ako nakatira sa pinsan ako. Parang kapatid ko na rin. Siya na rin kasi yung nagpaaral sa akin. Paano ba nila nalaman na pregnant ako? Yung pinsan ko kasi na yun, halos magkasunuro lang kami ng menstruation ng period. Pagkatapos niya menstruation, mga ilang araw lang ako na susunod sa kanya. So, binibilan niya ako ng napkin. Siguro nahalata niya 2 buwan na akong hindi humihingi sa kanya ng napkin. Kaya, isang umaga, kinausap niya ako bago gising pa ng pamilya. Wala akong password na sa tali yata yung pagkakatanda ko. Tinanong niya ako, "Yam, may boyfriend ka ba?" Hindi ako sumagot kasi kinakabahan ako. Takot ako. Alam ko yung mga panahon na yun, malalaman na nila. Tapos, ang pangalawang tanong niya, "Bakit hindi ka pa magkakaregla?" Hindi ko pa rin siya sinagot yung mga tanong niya na yun. Marami siya tanong sa akin, pero tahimik lang ako. Wala siyang marinig sa akin kahit anong salita. Tapos, tinawag niya yung tiyahin namin kasi nakatira din siya doon sa bahay. Yung tiyahin ko, nakatira doon sa bahay ng pizza ko. Tinawag niya na bumili daw ko. Tapos, pinapabili niya ng pregnancy test. Alam niyo ba nung narinig ko yung salita na yun? Sobrang kinabahan naman ko. Yung narinig ko yung pregnancy test nila pagpapisa. So, kabang-kaba na ako dun. Nanlalamig na yung buong katawan ko. Alam ko sa sarili ko na buntis ako ng panahon na yun. Pero, iba pa rin kasi pag na-confirma mo na. Na-confirm mo na na buntis ka talaga. Tapos ayun na nga, umakyat na kami sa apartment ng pinsan ko. Binigay na sa akin yung PT, tapos pinapasok na ako sa CR. So, naalala ko pa nga yung sabi ng pinsan ko
Yam, huwag mo akong dadayain. Huwag mo papatakan ng tubig. Yam, ihi mo ang dapat mo ipatakot siya. Ayun na. Sa CR na ako noon, habang hawak ko yung titi, yung kamay ko nangihilig talaga siya. Yung buong katawan ko nangihilig. Natakot akong malaman na pregnant ako ngayon. Ay, syempre, sa edad ko pa naman ngayon, hindi pa ako handa. Kasi, bata pa ako ng mga time ngayon. Ayun na nga, nag-PT na ako. Tapos, nung pagka-PT ako sa PT, dalawang line. Oh my God, nung nakita ko dalawang line ng PT, parang binuhusan ako ng malamig na malamig na tubig. So, ang malamig lang pakiramdam ko, sabang kabado ako, umiiyak na ako. Tapos yung isang kapatid na katok sa akin, ano ba yan, matagal-tagal mo naman dyan, mas ganyan dyan. Tapos nabas na ako, pinakita ko sa kanyang PT. Umiyak siya. Nakita ko na yan. Umiyak na rin ako. Umiyak kaming dalawa. Tapos, kinabukasan. At kinabukasan, pumunta agad yung tita ko dyan. Diyan pa sila sa tayo. Pumunta agad sila. Siguro, pinapagal ko yung minsan ko. Sinabi na kung ano yung sinabi na sa kanila. Yun nga. Wala naman ako masyadong tumawag na yung mami ko. Ayun nga, nakarating natap sa kanya na pregnant na daw ako. Bakit hindi daw ako nagsabi sa kanya? Bakit dalawang buwan bago nila malaman? Siyempre, wala pa akong balak sabihin sa kanila ng time kasi natakot na ako. Siyempre, mag-i-disappoint din sila sa akin dahil sa dyan ko pa na ako ng panahon na tapos na ganun yung nangyari. Naiintindihan ko naman kung ano yung na ma-disappoint sila sa akin dahil siyempre, bata pa lang ako ng panahon na yun, diba? Tapos, at ayun nga, nung kinabukasan, makipagkita ako sa boyfriend ko. Asawa ko na siya. Makipagkita ako, dinala ko yung baby, pinakita ko sa kanya, sinabi ko na isa ko, basta dito. At sabi mo na niya, sa mag-alala, kita, handa ko palapin yung pamilya mo. So, ganun nga nangyari. Tapos, umuwi na ako. Tapos, tinanong na relatives ko, gusto nila makita, gusto nila makausap. Ayun na, nabukasan, nag-usap-usap sila. Magandang yung boyfriend ko sa bahay ng pinsan ko. Tapos, ayun nga, marami din nangyari yung mga panahon na yun na pag-usap. Ayun, madali yung mga pinagdaanan ko. Tapos, nanganap ako noong May 22, 2013. Nag-labor ako mga madaling araw. Nagising na lang ako dahil sakit ng tiyan. Hindi naman sobrang sakit na namimilipit na. Yung sakit na parang kinabagan lang ako. Tapos umihi ako, inibita ko na may doon na. Tapos pumunta kami sa lying-in kasi gusto ko sa lying-in lang manganak kasi para sa akin na mas naasikaso doon tsaka konti lang yung mga nanganak doon nung time nga nung nanganak ako lang mag-isa tapos ayun nga siguro mga 4 a.m. that time tapos sabi ng nurse na yung
hindi pa daw ako manganak. Balik daw ako mga umaga na, mga 7 or 8, okay, balik naman ako. Bumalik din kami. Tapos, pumunta kami ng asawa ko sa bahay ng pinsan ko kasi mas malapit yung laing pinsan sa bahay ng pinsan ko, kaya doon muna kami. And then, mga bandang madaling araw pa lang pala, tumawag na yung pinsan ko sa tita ko, galing pa sila sa Taguig noon. Ayun, pumunta agad sila sa bahay ng pinsan ko. Nandun si Mami, nandun yung tita ko, yung asawa niya, yung mga anak niya, yung pinsan ko, yung challenge ko, nakasuporta naman sila sa akin. Tapos, sabi na tinatanong, ano yan, okay ka lang ba? Kaya mo pa ba? Dito okay lang ako. Tapos ayun na, noong mga bandang 8 o'clock na dinala nila, nagpadala na ako dun sa laging pinday. Feeling ko lang. Kasi parang ang hipit-hipit na yun. Ayun na nga, 10 a.m. nanganak ako. Medyo nahirapan din ako nanganak noon. Yung pagkalabas pa nga ng baby, hindi siya agad umiyak. Ang tagal niya bago umiyak. So umiyak na rin ako. Sabi ko din sa doktor, yung baby ko. Tapos sabi ng doktor, Mami, kami bahala sa kanya, mag-pray ka na lang. Tapos iyak din ako, nakiyak noong time na yun. Tapos yung pala, yung mga nag-aantay sa labas, yung asawa ko, tsaka yung tita ko, nakabahan na rin sila kasi ang tagal ko na dun sa delivery room, hindi pa rin ako nangangalang. Tapos ayun nga, narinig kong umiyak na yung anak ko, sarap sa pakiramdam. Tapos nung una ko siyang nakita, saya-saya ko. Ganun naman siguro talaga. Sobrang saya ko nung una ko siyang nakita. Paswerte din ako dahil maraming tumulong sa akin nun. Yung mga relatives ko para malagpasan ako. Yun. Lalong-lalo na yung family ng asawa ko na nakasupport sa amin. Mula noon hanggang ngayon, marami-raming salamat sa inyo. Support na nyo sa amin. At ngayon nga guys, yung anak ko, 7 years old na po siya ngayon. At ako naman, 27 years old. Meron na ako ngayong 2 anak. Yung pinakabunso ko is 4 years old. 4 years old na. So, ayun nga, nung pinanganak ko na yung panganay ko, medyo nahirapan ako mag-alaga nun dahil wala akong alam sa pag-alaga ng baby. Hindi ko alam talaga. Natatakot nga akong hawakan siya nung baby pa lang siya dahil natatakot ako baka masaktan ko siya, masaktan mali yung paghawak ko, yung mga ganun. Buti na lang talaga may mga tao nasa paligid ko. Siyempre yung asawa ko, yung biyanan ko, tinutulungan niya ako mag-alaga sa baby ko noong time na yun. Kaya nalagpasan ko naman siya. Hindi biro maging teen mom, kaya kung sino man yung nakakaranas ngayon ng mga teenager na tulad ng naranasan ko, sabihin mo na sa parents mo yung pinagdadaanan mo ngayon dahil walang ibang makakatulong sa'yo kundi sila. Hindi mo kaya mag-isa yan. Sabihin mo na muna kung sino may mga pinagkakatiwalaan mo, kung mga kapatid mo ba, tita mo. At least may pagsabihan ka, at least malaman nila. Kasi, hindi mo kaya mag-isa yan, kailangan mo sila. Hindi mo maitatago yan. Lalaki yan, tiyan mo, malalaman din nila yan. Kaya sabihin mo na, sila ang makakatulong sa'yo. Matutulungan ka ng pamilya mo, o sino man yung kasama mo dyan sa bahay. At, maniwala ka sa akin, makakayanan mo rin yan. Kung ako nakayanan ko, ikaw makakaya mo rin yan. Promise.
lagi ka lang magdasal, na makayanan mo lahat yan. Hindi ibig sabihin na nabuntis ka ng maaga, ay na masisira na yung buhay mo. Kasi ganun minsan ang iniisip ng iba, na masisira na buhay niya dahil nabuntis siya ng maaga. Huwag ganun ang isipin mo. At eto na rin siguro yung time para mag-thank you ako sa mga tumulong sa akin noon, mula noon hanggang ngayon. Yung pinsan ko na laging nandyan para sa akin, yung tita ko, tsaka especially yung mami ko, lalong-lalo na yung mga biyanan ko, yung family ng asawa ko, na mula nun hanggang ngayon, nakasuporta sila sa amin. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, sa pagtulong. Maraming salamat sa lahat. At guys, ayan, makikilala niyo yung mga anak ko sa sunod ko pang mga video. Isasama ko sila. Lalo-lalo na yung panganay ko, yung babae na ako, gustong-gusto nun yung mag-vlog. Siya nga yung nag-encourage sa akin na gumawa ng YouTube channel. Matagal ko pinag-isipan tong content na to, kung gagawin ko ba talaga siya, kung tama bang gawin ko siya. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na gawin siya. At thank you guys sa panonood ng video ko, ng story ko, ng journey ko. Marami pa ako ikwento sa inyo, marami pa akong gagawin mga videos, kaya please support my channel, subscribe my channel, welcome na welcome kayo dito sa channel ko, ako ang bahala sa inyo. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Please support me guys, thank you for watching, bye!